The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother Lazarus, who had died. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And anyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa kabila ng pighati na naranasan ng mga magkakapatid na Martha at Maria sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Lazarus, ang presensya ng ating Panginoong Hesus ay nagdala ng pag-asa at kasiyahan, sapagkat ipinangako ni Hesus sa magkapatid si Lazarus ay mabubuhay muli. Isang bagay lamang ang tinanong ni Hesus kay Martha: "Naniniwala ba kayo na siya'y mabubuhay muli?" Kahit sa ating personal na buhay, tayo rin ay nakakaranas sa maraming pagsubok. Tayo'y nagluluksa sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Tayo'y kinakabahan o natatakot pag naharap sa maraming problema sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit pag ating nalalaman at ating nararamdaman sa ating puso, nandiyan ang Diyos, palaging dumadamay, palaging kasama natin, naiibsan ang ating kaba, naiibsan ang ating kalungkutan, sapagkat alam nating hindi tayo nag-iisa, mayroon tayong karamay. Sa nakalipas na ilang taon, halos tayo'y nabubuhay sa kaba, sa takot dahil sa pandemya. Ngunit naniniwala pa rin na tayo'y makakaraos na ito'y ating malalagpasan, sapagkat palagi nating binabanggit, may awa ang Diyos sa atin. Sa panahong ito, sa pagkakataong ito, alalahanin din natin ang tanong ni Hesus kay Martha: "Naniniwala ka ba nawa sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa kabila ng lahat ng takot na ating nararamdaman, nawa ay mangingibabaw pa rin ang ating pananampalataya?" Pananampalataya ang mangingibabaw sa ating buhay, sapagkat hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo pababayaan ng puong may kapal. Hindi tayo pababayaan ng mahal na ina. Ano habat palagi tayong bumabalik dito sa dambana ng Birhen, ng Santo Rosario ng Manaoag, upang humingi ng tulong, humingi ng dasal, mag-alay ng ating mga panalangin, sapagkat alam nating hindi tayo pababayaan ng ating mahal na ina na tayo'y kanyang ipamagitan sa kanyang mahal na anak na si Hesus. Nawa ganito din ang ating panghahawakan sa oras na tayo'y nahaharap sa maraming pagsubok
at nahaharap sa pigati sa buhay. Huwag tayong mapanghinaan ng loob, huwag tayong mawala ng pag-asa. Mangingibabaw nawa ang ating pananampalataya at palagi nating sambitin, nandiyan ang Diyos, hindi tayo pababayaan.